Pilitin mo, Mabel. Pilitin mo. Matatandaan mo ako. Makikilala mo ako. Pilitin mo. Mabel? Di ba kilala mo ako? Ako si Jenna. Magkaibigan tayo, di ba? Mabel? Alam mo ba? Nagpakasal na kami ni Jenna. Mag-asawa na kami. Mag-asawa na kami, Mabel. Isipin mo, Mabel. Isipin mo mabuti. Nung bago tayo paghiwalayin ng iyong lolo, nung isang bakasyon natin sa Batangas, sa tabing dagat, Mabel, namumulot tayo ng mga shells. I've been trying to contact you the past few days. Kaya lang walang makapagsabi kung nasaan ka. May nangyari kay Mabel. And it's a very good sign. Ano yun daw? Well, 3 days ago, for the first time in months, Mabel spoke her first words after all these months of silence. Anong sabi niya? Well, still incoherent. Her lips are moving, and she's making some very funny sounds. But don't worry, I'm having her watched constantly. Nurse, excuse me. Senorita? Siya nga pala, Doc. My wife, Jenna. Hi, pleased to meet you. Dr. Franco Palma. Siya ang best friend ng kapatid ko, bago siya nagkasakit. Mabel? Ah, mabuti Mabel? Pa doon na tayo. Excuse me. Mabel? Ako si Jenna. Ako si Jenna. Pilitin mo, Mabel. Pilitin mo. Matatandaan mo ako. Makikilala mo ako. Pilitin mo. Mabel? Di ba kilala mo ako? Ako si Jenna. Magkaibigan tayo, di ba? Mabel? Alam mo ba? Nagpakasal na kami ni Jenna. Mag-asawa na kami. Mag-asawa na kami, Mabel. Isipin mo, Mabel. Isipin mo mabuti. Nung bago tayo paghiwalayin ng iyong lolo, nung isang bakasyon natin sa Batangas, sa tabing dagat, Mabel, namumulot tayo ng mga shells. Nagkahabulan tayo sa beach. Nagpapahabol tayong dalawa sa alon. Ang lalaki ng mga alon, hindi ba? Tapos sa umaga, maaga tayong bumabangon. Pumupunta tayo sa isang fishing village malapit sa inyong vacation house. Tapos, nanonood tayo ng... Mabel! Ang daming isda! Mga huling isda! ¡Sinvergüenza! Muntik mo na akong pinatay sa ginawa mo. Ilang gabi mo akong hindi pinatulog. Bakit ho kayo nagagalit sa akin, Rosa? Hindi ako nagagalit sa'yo. Natatakot ako. Ikaw, si Aldrin. Diyos ko. Nananaginip ba ako o binabangungot? Ikaw, si Aldrin. Langit at lupa. Paano magsasalubong ang langit at lupa? Paano, Jenna? Paano? Pinakasalan ho ako ni Aldrin na Rosa. Kailan ka ba natutong magsinungaling? Eh, totoo po ang sinasabi ko na Rosa. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikinasal na po kami. Mag-asawa na po kami. Ano po ba ang ikinatatakot ninyo na Rosa? Na baka ako'y mapatulad sa aking ina? Paano nangyari kayo ni Aldrin? Mahal ko siya na Rosa. Jenna. Noon pa, mula nang makagisnan ko siya. Kahit nung nasa ibang bansa pa siya. Hanggang sa bumalik na siya rito. At si Aldrin, mahal ka rin ba niya? Kailangan pa bang sagutin niya na Rosa? Gagawin ba niyang pakasalan ako kung hindi niya ako... Hindi niya ako mahal? Nabigaya ka sana, anak. Napakabuti at napakaganda ng iyong kapalaran.
na Rosa. Mahal ko si Jenna, senyor. Kaya ako pinakasalan. Kailangan ko siya. Nasa kanya lahat ang katangian ng isang babaeng hinahanap ko. Magkababata kami. Sabay kami lumaki. Kilalang kilala ko siya. Pati ang kanyang pagkatao. Oh, anak siya ng isang dalagang ina na hindi niya nakikilala ang kanyang ama. Pero hindi niya kasalanan lahat ng katotohanan ngayon. Hindi niya kasalanan ang pagiging isang mahirap. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag mo, kaya kita ipinatawag. Senyor. Kahapon, nang humarap kayo sa akin, naipakita ko na ang aking damdamin. Hindi ako nagagalit sa iyo dahil sa ginawa mong ito, Aldrin. Kaya kita napagbuhatan ng kamay. Dahil ikinahiya kita. Di ba yun ang gusto nyo mangyari? Pag-asawa ako? Oo, pero bakit ang babaeng yun? Kung hindi nyo tatanggapin si Jenna, para na rin nyo akong tinakwil. Bakit kailangan gawin isang malaki skandalo ang nangyari? Eh kung pwede naman gawin isang malaki selebrasyon. Aldrin. Magpapakasal kami ni Jenna sa simbahan. Mawawala ka rin sa buhay ng aking apo, kabrita.